Ang propesiya ni Isaías tungkol sa nagdurusang lingkod ng Diyos. Sinabi ni Yahweh, "Ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain, mababantog siya at dadakilain. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pangakit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil, nagdana siya ng hapdi at hirap. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya, malalaman niyang hindi na wala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin, sila'y patawarin.